Isang mapagpalang araw po mga kapalay. Nawa po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Panibagong pag-asa na naman po ang ating kaharapin ngayong araw ng Biyernes. Ngayon po ay tayo po ay mag-a-assess sa ating farmer upang masaksihan ang kanilang pagpupunla at pamamaraan nito. Ang araw po mga kapalay, nandito po tayo ngayon sa ating germination center. Atin pong inasis ang kauban ni Kinoong Alegro Asero sa pagkuha ng binhi. Bago natin ibigay ang ating binhi sa ating mga contract grower, nagkaroon po tayo ng verification at computation patungkol sa ating germination rate. Nang sa gayon atin pong maiwasan ang pagbibigay ng mababang germination. Kung sakaling mababa ang germination rate below 85%, ay maaari po itong hindi natin ibigay sa ating farmer. O kaya naman ay palitan. Nang sa gayon ay maiwasan po ang pagkaabala ng pagpupunla ng ating mga magsasaka. Matapos po nating verifikahin ang ating mga binhi, tayo naman po ay tumungo sa punlaan po at nag-assist sa ating farmer na si Ginoong Pedro Realeza. Ang kanya pong sakahan ay may sukat na 1 hektarya. At kami po ay nagpunla ng 15 kilos na hybrid seed sa kanyang punlaan. Ang kanyang pong punlaan ay may lapad na 1.2 meter at may haba po na 25 meter. Sa hindi kalayuan, tinungo rin po natin ang punlaan po ni Ginoong Modesto Reyes. Siya po ay nagpunla ng 9 na kilo na hybrid seeds para po sa kanyang 7,000 square meter na pagtataniman. Ang kanya naman pong kamahan ay may sukat na 1.4 meter ang lapad na may haba na 20 meters. Lumipat naman po tayo sa isa pa po nating contract grower na si Ginoong Manuel Cristi na nagpunla din po ngayong araw na ito. At ang kanya pong pinunla ay 15 kilos na hybrid seeds para po sa 1 hektarya niyang paglilipat ang tanim. Ang kanya naman pong kamahan ay may lapad na 1.4 meter at may haba na 30 meter. Atin din pong nakapanayam ang may-ari na si Ginoong Manuel Cristi noong araw din yon. Mga kapalay, tayo po ay muling magbabalik sa ating mga pinunlang binhi makalipas ang 5 hanggang 7 araw upang inyo din masaksihan ang pagbabago at iba pa pong proseso ng ginagawa ng ating mga contract grower or farmer dito sa bayan ng Siniluan. Kaya inyo lang pong subaybayan ang aking vlog. At maraming salamat po. Yun po mga kapalay, nawa po ay nakatulong po ang aking maiksing video sa inyo. Lalo higit po sa mga maliliit na magsasaka ng nangangailangan ng tamang pagkalinga at pagsubaybay sa kanilang pananim na palay. Ingat po kayo palagi at lagi nyo tandaan, lagi may pag-asa. Tiwala lang po tayo sa kay Lord. Huwag mawala ng pag-asa. Laban lang.